Mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Sana po yung nasa maayos tayo na kalagayan. Ngayong araw po ng Miyerkules, meron po tayong update October 23, 2024 sa lagay po ng panahon at dito po kay Bagyong Christine na atin pong minomonitor. Pero bago po natin yan ay pagpatuloy, huwag na huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel at pahita rin po ng notification bell para ma-notify ko po kayo sa mga susunod po natin na latest weather update. Mga kababayan, sa kasalukuyan po, no, itong lokasyon po ngayon nito nga pong si Bagyong Christine ngayong October 23 ay meron pong estimated na layo na 180 kilometers. Dito pa rin po, no, sa may east of Kasiguran, Aurora. Mas lumakas na po siya ngayon, mga kaibigan. Nasa 95 kilometers per hour lakas ng kanyang hangin na may bugso pong pumapalo sa 105 kilometers per hour. Pa-westward pa rin po ang pagkilos sa bilis po na 15 kilometers per hour. Isa pa rin po siyang tropical storm, mga kaibigan, at inaasahan within the next 12 to 24 hours ay mag-i-intensify po ito sa severe tropical storm, no, or mas malakas po na bagyo. Inaasahan din, mga kaibigan, yung lugar po na kanyang dadaanan by next 24 to 48 hours or approximately October 24, 2024 ay nandito na po siya sa vicinity po ng Isabela na mas lumakas po sa 100 kilometers per hour lakas ng kanyang hangin, which is severe tropical storm category na po siya, mga kaibigan. Ngayon po, mga kaibigan, ay meron din po tayong pagtatala, no, ng storm signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon, mga kaibigan. So unahin po na natin, mga kaibigan, yung mga lugar po na apektado ng signal number 1, which is merong lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. So eto po, makinig po kayong mabuti. Luzon area pa rin po ang ating pinag-uusapan dito na apektado ng signal number 1. Eto po, no, sa lugar po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra Mountain Province, Sipugao, Benguet, Cagayan, na kasama na po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kasama na po dyan ang Polillo Island, Occidental Mindoro, kasama rin po ang ilang bahagi ng Lubang Islands, Oriental Mindoro, Masbate, Tikaw at Burias Island, Marinduque, Romblon, Dares po ng Camarines Norte, Dares po ng Camarines Sur, at Dares po ng Albay, kasama na rin po ilang bahagi ng Sorsogon. So pinag-iingat po tayo sa posibleng banta po ng pagbabaha sa mga mabababang lugar po na aking nabanggit, no? Ngayon pa lamang ay maging alerto tayo dahil ilang bahagi na po sa Central Luzon at sa Bicol Region ang binabaha po ngayon at patuloy po nakakaranas ng malawakan at malalakas po na pag-ulan. Mag-ingat din po tayo sa banta po ng mga pag-landslide or pag-uho ng lupa, especially po yung mga matataas na lugar or yung mga landslide prone area. Samantalang, mga kaibigan, meron din tayo ang storm wind signal number 2 na may lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Ang mga lugar po na apektado, makinig po kayo mabuti, mga kaibigan, parte pa rin po ito ng Luzon, dito po sa Catanduanes, eastern portion po ng Camarines Norte, eastern portion po ng Albay, kasama po, mga kaibigan, ng ilang bahagi po ng eastern portion ng Sorsogon, kasama rin sa may bandang Visayas area ang northern portion po ng Northern Samar at malaking bahagi po ng Eastern Samar ang apektado ng storm wind signal number 2. So pinag-iingat po yung mga lugar na yan sa banta nga po, mga kaibigan, ng malawakang pagbabaha kung sakaling magkaroon ng patuloy't malakas sa pag-uulan, gayon din po sa mga landslide prone area. So mga kaibigan, meron din tayong tinaas o nagtaas din ng pag-asa ng heavy rainfall warning na pag-uulan po sa area po ng Visayas, no? Naka-red warning din po ang ilang bahagi ngayon ng Biliran, kasama ng Samar, Eastern Samar, area po ng Cebu. Orange warning level naman ng Eastern Samar din, kasama ang Borongan City, Maydolong, at ilang bahagi po yan, mga kaibigan, ng Aklan, apektado rin, mga kaibigan. So yung mga lugar po na yan, maging handa sa, at maging alerto sa posibleng mga lawakang pagbabaha. So mga kaibigan, ipapaliwanag ko sa inyo yung mga direksyon, no, o yung mga lugar na posibleng daanan nga po nito nga pong si Bagyong Christine, dahil within the next 24 to 48 hours ay
posible itong mas lumakas pa at tatamaan po no or daanan eto nga pong area ng Calabarzon, ilang bahagi po ng Central Luzon, kasama rin at apektado din diyan mga kaibigan ang Metro Manila, especially ang Cagayan at Isabela. Inaasahan niyan badang hapon at sa gabi doon po mas mararamdaman ang landfall nga po no or paglakas ng epekto nitong si Bagyong Christine. Mga kababayan, meron din po tayo ngayon na suspension ng klase. Itinaas po no or wala pong pasok. All levels po public at private dito po sa Metro Manila, ang ilang bahagi po ng Mandaluyong, Marikina, Pasig, San Juan, Taguig, Paranaque, Malabon, Las Piñas, Muntinlupa, Quezon City, Pasay at Pateros dahil nga po sa banta ni Bagyong Christine. So yung mga lugar na hindi ko nabanggit, makipag-ugnayan po tayo sa ating LGU para sa mga karagdagang impormasyon sa cancellation po ng klase. Basta po mga kaibigan, ang rules po dito kapag isang lugar ay apektado po ng storm wind signal number 1 hanggang signal number 2, automatic po no ay walang pasok or may suspension po ng classes no, especially sa public and private po. Mas maganda makipag-ugnayan tayo sa ating LGU para updated tayo sa mga lugar na kanselado ng klase. So yun lamang update natin. Mamaya meron ulit tayong update sa lagay ng ating panahon. So manatili kayong naka-like at naka-subscribe at nakahit ang notification bell nyo para hindi nyo ma-miss ang ating mga daily and latest weather updates sa lagay ng panahon. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat.